Dito tayo na, dito kayo nananakawan ng bilyon-bilyon, eh. Ha? Mayroon pong guaranteed monthly retail receipts yung aming STH. Ano, meron ano? Guaranteed monthly retail receipts. Oh, na, yan. Yan yung napag-usapan natin sa committee on, ano, kumbaga, nakaasa kayo doon sa monthly na binibigay. So, uh-huh, hindi nyo na tinitignan kung ginagawang illegal o legal yung pinapasok na pera. As long as nag-guaranteed kayo sa perang matatanggap nyo, that's it and that's all. Opo. Ay, naku po. May nagpadala sa akin mga picture. Can you kindly show the picture? Kasi yung mga picture, nakaka-worry, eh. Bakit kasi... Hindi, isang picture lang, pare. Dalawa lang ata to. Kasi, ayan, oh, katulad niya, na. Sige, isusunod. Oh, yeah, yung mga dyan nag-sunod. Nakita ko lang kanina. Sige, go ahead. Ayan, sige pa. Oh, Laguna nga. So, nagpadala sa akin ngayon, eh, na tumataya sila sa kalye, sa ano, naka-open na. So, sasabihin natin, ano to, legal to o illegal? Hindi mo malalaman kasi dyan tinataya ng mga ano, eh, ng mga kobrador, eh. Pagkatapos niyan, idediretso sa kabo, dadali na doon sa estasyon, doon na nila inihahati. Yung ilalagay sa legal, saka ilalagay sa illegal. But why do you allow this kind of setup wherein yung mga lugar ng ating mga kababayan, ginagamit ang kalye, ginagamit yung mga bahay nila, which in relation to Republic Act 9278, eh, ano yan? May liability sila dyan. How do you find out yan ay mga illegal o legal? You know, sige, General Andy. First of all, yung mga nangongolekta para dun sa legal, naka-uniform po yan, meron po siyang identification card. May times po na yung mga police po natin, nakakahuli sila ng walang ID, hindi naka-uniform. Pag nahuli nila yon, maya-maya, meron ng certification galing doon sa company na employee nila yung tao. So, ang nangyari, hindi na namin pinafile po yung kakuyo. Nakuha kita doon, eh. Doon, malalaman mo yung identification kung sino ang legal sa illegal by giving up the IDs, ano? Okay? Yes, Your Honor. Yun ang ginagawa nila, eh. But this kind of setup wherein you put up yung betting station doon sa mga gandong klase ng ano, are we not inviting our people? To, di ba, dapat hindi nga natin masyadong pinapatronize yung sugal, eh. But unfortunately, yung pag-identify kung ito ay legal o illegal, di ba, through the different IDs, ano, hindi mo ma-identify. So sa dami ng ganitong klase ng mga ng collection, ng mga betting, can you kindly tell this committee kung lahat siya na nakabalibot sa buong Calabarzon, lahat siya na nakabalibot sa probinsya, ay ma-identify natin legal o illegal? Do we have that kind of the power or strength or structure to identify all those betting, ano? Kasi ako nakikita ko yan, eh, sa bayan ko, eh, at sa ibang lugar, eh, pag bumibisita ako, halos lahat, para silang mga ano, tawag doon, yung kaputi, na halos lahat ng kalye, merong ganito. That sometimes, parang nag-iisip ako, paano kayo na-identify to kung legal to o illegal? Considering that our manpower sa ating structure ay limited tayo. You're recognized, okay, go ahead. Thank you, sir. In fact, yun po yung mga subjects natin for illegal gambling operations, yung mga nasa kalsada po. However, gaya ng sabi ni RD namin, na upon arrest, doon na sila nagpe-present ng mga certificate nila and IDs doon sa fiscal office. So, isa po yun sa coordination namin with the STL operators, requesting them at least to provide us copies of list of their employees para during our operation, at least alam na po namin agad kung sino po yung mga legal employees nila po. Hindi, okay, PD, no? Medyo ligaw ako doon sa sagot mo. Sino ang sa PCSO na nandito? Yan, yung PCSO, meron pala tayong invited. Are we allowing this kind of ano, setup wherein we cannot identify the legality and illegality of that different, ano? Kasi ang dami nila, as in talaga. Ngayon din mo identify kung sino legal at legal doon. Chairman? Yes, Chairman. Congressman na Paduano. Anyway, hindi pa ako tapos doon. But in relation to that, Mr. Chairman, actually, if you really study about it, no? Kung parang kabuti na naglilipa na yung mga so-called betting station. Problema talaga yan ng PCSO at saka ng local government. Because unless otherwise, they have the permit from the local government. Pwede sila mag-operate. Di ba, PCSO, tama? They have to get a permit from the local government for a betting station, ha? For a betting station. Bale po, PCSO yung nag-approve ng station, ng STL. Hindi, but they have to get a permit. Di ba? Sa local government?
Meron po kayong... Hindi mo alam? Meron pong law na parang pag ano ng PC, national government, hindi na nakocover. Meron po kaming deviation exemption. What I'm saying is the betting station. Not opo. The bet, the ano ah, hindi yung mga kobradora. Opo, kasi po, oh, so pale. So you're saying this committee that because there is a franchise coming from the PCSO, though all those betting stations don't need to have a permit from the LGU? Opo, may in-issue pong exemption based sa Supreme Court decision. Supreme Court? Opo. Pending pa sa Supreme Court yan o may po, finality na? Dati pa po, same with Lotto agents namin. Okay. Okay, I will not discuss about DLG, about betting station permit, business permit, DLG. Meron nga pong ganung batas na hindi na kailangan kumuha ng business permit. However, yung na-observe namin, hindi ho mismo yung business permit ang binabayaran, kundi yung mga ibang sanitary permit, etc. Yun yung hinahanap ng ibang munisipyo. Congressman Paduano, if I may, no? Para hindi tayo, no? Itususugan ko lang sa iyo. Medyo naligaw na tayo doon eh. Yung sa permit, okay. Kasi we have discussed that. I remember, tama si Congressman Acop, when we were together with Congressman Danny Suarez during that time, we have discussed that lengthy. And we were able to find out that the franchise that being issued by the PCSO does not need, no? Yung sa local government, no? And we subscribe on that. Yung mga station, betting station natin na nakalagay. Allowed yan. But, ito yung tinatanong ko kanina pa eh. From the moment na tumaya na yung tao, nakuha na nila yung mga taya, ililipat na nila ito ngayon sa estasyon, doon sa anong pantatawag doon, parang ponduhan, para ang tawag doon, meron silang tinatawag na pinaka-station, doon na nila dadali yung pera eh, noong mga nakakubra eh. Anong nangyayari dyan? Doon nangyayari yung pagbibiyak eh, na nilalagay nila sa legal, saka nilalagay sa illegal. Ang tanong, paano nyo na-abate itong ganitong klase na kung saan nananakawan ang ating gobyerno? Dahil na nga, yung legal, ginagawa pa nilang illegal. Yung sugal, ginawa pa nilang illegal dahil nga binibiyak nila eh. So paano yung ginagawa ang pag-aaresto sa mga taong gumagawa nun? From the betting station, going to the ano, what you call that? Yung pinaka-mother unit nila, doon dinadala yung pera. Paano nyo na-update yung ganong klase sitwasyon? PNP? Your Honor, ang na-aresto lang po natin is yung nangongolekta na walang ID. Hindi po naka-uniforme. Pero kung may naipakita na ID at naka-uniforme at nakakolekta siya, din dadalhin niya doon sa station nila. At yung sinasabi niyo po na ginagawa nilang illegal, yung illegal, hindi na po namin na-monitor yun. Okay, ano? PCSO. So, paano ginagawa niyo sa ganitong klase ng problema? Na kung saan, dito, alam mo, dito kayo nananakawan ng bilyon-bilyon, ha? Ha? Mayroon pong guaranteed monthly retail receipts yung aming STA. Ano? Merong ano? Guaranteed monthly retail receipts. Yan yung napag-usapan natin sa committee on, kumbaga, nakaasa kayo doon sa monthly na binibigay. So, okay. Hindi nyo na tinitignan kung ginagawang illegal o legal yung pinapasok na pera. As long as nag-guaranteed kayo sa perang matatanggap nyo, that's it and that's all. Opo. Ay, naku po. Mr. Chairman. Asan ang moral fiber nyo? PCSO. Sir, siguro, baka sa law enforcement agency na po. Pati din yung tulungan yung ating mga PNP. Di naman na, you have to have guidelines and policy to check Mr. yung mismong sugal na binibigyan nyo ng prangkisa. Hindi po, hindi laging pera na lang nasa isip nyo. Di ba? So legal sa amin sila. Kasi sila yung aming authorized. No, what you're trying to say right now, right here, that your policy is not good. Bakit? Eh kasi, basta nakatanggap kayo ng pera kahit sa illegal yan, tatanggapin namin. That's it? Yes or no? Sorry po, hindi na namin alam na illegal. Basta po sila ay STL agent eh. Namin. Can you kindly, Mr. Chair, invite natin yung ano, sinong PCSO chairman yan? Chairman, Juni Kuwa po. Si Mel Robles? Sige, we'll be inviting them over to find out the policy regarding din sa binibigay na pera na hindi kahit na sa manggaling yung binibigay as long as the natanggap na nila, that's it and that's all. Di ba? Mr. Chair. PCSO, kailangan talaga sa guidelines you review and amend your guidelines. Dapat only those betting stations recognized by PCSO at the same time, may business permit ng LGU. Problema yan ng polis. How can they accommodate kung mismo ang PCSO, parang, short of saying is, you're cuddling illegal bettors and illegal betting stations.
dapat sa guidelines yung malinaw na only those betting stations recognized by PCSO, at the same time, they should provide a business permit. Kasi, pag walang business permit, just like what the NBI has mentioned, ito yung legal, ito yung illegal, sarado, bukas no, eh, what can the police do? Yes, oh. Pero kung walang business permit, pwede nila doon nila idaan. Hulihin, pasara. Alam naman natin yan na ano eh, na by bookies eh. Diba? Ang bookies ito eh, siyempre, yung bookies ito yung legal. Legal daw dahil may mga IDs, may mga certificate, blah, blah, etc., etc. Pero, percentage of that, smaller percentage, remitted to the PCSO, pero yung malaking porsyento, binabangkahan nila. Ayun naman talaga ang totoo, madam, di ba? PCSO. And you cannot just point your finger to the police. In the first place, kayo po may problema. Tingnan mo, NBI na mismo. Bakit hindi makagalaw? Dahil may problema, for example, isang dapat, isang guideline siya dapat, only those na nagtataya, nagpapataya, na may ID mismo, yun lang dapat ang legal. Hindi yun after apprehension ng police, saka lalabas yung certification. Ganon din yung mga betting station. Pagpasok ng police, illegal, lalabas yung ano, certification. And you allow it. Dapat ayusin na yan yung guidelines nyo. Hindi pwede na after apprehension, saka lalabas yung certification at mga IDs. PCSO. PCSO. PCSO, can you reply? Eh, nahirapan. You're pointing your finger to the PNP, pero nahirapan din police natin. Well, in fact, ang NBI nga, problema na. Hindi na nila magalawan dahil lalabas na naman yung certification ng betting station. Question, Congressman Paduano, if I may, no? Why did you come out with that kind of policy wherein all the operators of the, ano ba yan, STL, ay binibigyan nyo sila ng parang mandato na sa loob ng isang buwan, kailangan ito ibibigay nyo sa amin. And we know, we don't care kung ito'y nanggaling sa legal o illegal. Why do you have to come out with that kind of policy? Ako, sa tingin ko yung policy niya, ano eh, bulok yan. Di ba, para bang sinabi mo, ito bibigay mo sa akin, kahit kunin mo yan sa illegal, wala akong pakialam, as long as binibigyan mo kami. How did you come out with that kind of policy? PCSO. Sir, bali po sa operations kami, pwede pong sumagot siguro yung STL core group namin. Sila po. Hindi, tanong ko sa iyo, paano kayo nag-come out sa ganyang policy? Sino gumawa ng policy niyan? Kailan ginawa ang policy niyan? Dati pa po, nung since the start po, based on the voting population. Si, panahon nino? Yung 2006 pa po. 2006 ganyan na? Nagbibigay po na sila talaga ng ganitong klase ng ano? Opo. Oh my goodness. Mr. Chair, yun po kasi yung dikta ng mga may hawak ng franchise. If you remember, kasagsaga ng wedding, gusto nating illegalize ang wedding. So ang nangyari doon, ginawang franchise, ginawang STL kuno. If you look at the list of PCSO, Mr. Chair, tignan mo kung sino ang mga may hawak ng franchise. Hindi ko nababanggitin. Baka malaglag yung mata mo. Dahil yung mga nag-operate ng illegal na wedding, sila din ang may franchise. And of course, definitely it's beyond the control of PCSO that in fairness put to them. Nilagay daw po nila yon because I did that story when I was a journalist. Nilagay nyo para safety measure. Kasi yung isang franchisee, yung may hawak ng franchise, Mr. Chair, idideklara sa PCSO na ikumita lang siya ng 50,000 ng buwan na yon. So naglagay sila ng limit ng cap. At least ito ang ibigay mo. Hindi nga po maganda, pero eh kasi wala talagang matanggap ang gobyerno. Pangalawa, Mr. Chair, ito, hirap na hirap ang police natin, NBI. Paano? Yung may ID, sir, dalawa ang kanyang hawak na taya. Ito, ire-remit niya. Because yung STL operator, eh, siya rin nagpapatakbo ng illegal. Ire-remit niya yung malaki dito sa illegal, konti lang ire-remit sa PCSO. Pero pag tumama, PCSO magbabayad. That is what is going on, Mr. Chair. Oh my goodness. Mr. Chair. Congressman Gomez and then Congressman Akop. Mr. Chair, regarding sa quota ng PCSO, all of their transactions are electronically transmitted. Ibig sabihin nito, Mr. Chair, lahat ng transactions nila are supposed to be recorded. Correct? Tama ho ba? Electronic na ang gamit ninyo, di ba? Hindi po. Hindi pa rin? Opo, nagpapataya sila sa ano. So, paano yung daily ninyo na reporting sa PCSO? Hindi ba nagsasara kayo ng gabi na alas 8 para
para i-report na yun? Yun po, bali from the authorized agent corporation, sila po yung nagsasabit ng sales. Then from those electronic transactions, dapat makita na natin kaagad kung ilan yung pumapasok sa kanila na pondo. Daily po, meron silang daily sales report. Oh, tapos meron pa kayong cap, ganun ba? Opo, at end of the month, ito total po namin kung na-meet nila yung kanilang so, money. So, sobra? Bo, parang nire-reflect din. Hindi, kaya nga. Sales, sabi yun po yung nire-record. Sinabi mo kasi may cap eh. Opo. So, pag sumobra yung taya na legal, opo, kanila na yon. Hindi pwede po. Basta kung anong dineclare nila sa PCSO, yun na po ang nire-record ng PCSO. So, in short, wala akong nagsasabit na negative. Well, hindi po dapat negative. Hindi, so walang nagsasubmit. Wala po. No, dapat kasi sobra. Oh. Opo. Yun ang problema, Mr. Chair. Dapat nare-reconcile nila yung digital transactions nila based on that. Mr. Chair, if I may add after Congressman... Congressman Akop, it's okay for you to yield for a while to Congressman Erick. I would just add, Mr. Chair, sa sinasabi ni Congressman Gomez, tama po yun. Hindi po sila, may mga instances na hindi sila digitalized. Pero as per my conversation with the GM a couple of weeks ago, and I did my interviews over the radio, in fairness naman, they're doing something about it. Kaso nga, Mr. Chair, paano ko mismo yung hawak na ng, may hawak ng franchise ang gustong gawa na kalukuhan at wala pa silang safety measures o safety net. So, ang kawawa lagi yung gobyerno. Kasi umaasa lang sila doon sa remittance ng franchisee or ng may hawak ng franchise. Kung ano sasabihin niya, ito lang kinita namin. And that has been a problem since Pinoy time pa po yan, Mr. Chair, since PGMA pa. Problema na yan, hindi mo talaga makita yung record kung magkano ang income nung may hawak ng franchise because tinatago niya. Ipapalabas niya lang yung gusto niya para maliit ang ibabayad niya sa PCSO, maliit ang ibabayad niya sa tax. Pero in reality, millions. Dahil kagaya niya, Mr. Chair, tumatakbo yung kapo, yung collector talaga na may ID na sinasabi ni PNP, paano niya huhulihin? Eh, sasabihin niya, may ID ako, yung pala, nangungolekta rin siya ng wedding. Ito hindi naman niya idideklara yun. Mas malaki po ang kinikita kasi sa wedding. Konti lang nire-remit sa STL, sa PCSO. Pag tumama po, PCSO ang magbabayad. Kaya nga. So, Madam, will you confirm na tama yung sinasabi ng mga congressman dito? Hindi naman po kayong tamang... Tama? Mag-reason po. Kasi basta sa operations lang po kami, yun lang yung sinusunod namin. Kung ano yung approve sa kanila. But of course, the board of the PCSO can change the policy, di ba? With regards to the operation ng STL, no? Di ba? Kaya naman, di ba? So we'll be inviting all the board members.